ganas merienda tayo. Ito ang paborito mong suman. Inay, siguro solo sa apat ang huling isa tayo ngayon. Oh, hindi. Ang sa akin yan, dalawa lamang. Basta aking sobra sa apat. Banak ko. Eh, kung gusto mo, di pustahan tayo. Opo. O, sige. Eh, ano naman ang pupusta mo sa akin? Meron naman po ako dito na katago dito eh. Patingin nga. Aba, totoo nga naman pala. O, sige, sa akin, dalawa, ha? Opo. O, kain na, anak. Di ba, inay, sinasaw-saw-saw-saw-saw-saw-saw-saw dito? Ay, naku, nakalimutan ko nga pala. Teka, kukuha ko, ha? Oh, ano? Umasa, mabuti na pasyal ka. Bibili ka ba ng itlog ng bayawak? Oo nga eh, meron ba? Meron yatang isang dosena dyan. Kukunti ngayon. Di bali, kukunin ko na. Pambayo pa sa hari naman yun eh. Tutal naman, pupunta ko siya sa dad para magsimba. Inay, sumama na tayo kay Aling Marta para magsimba. Ay, naku, linggo nga pala ngayon, ano? Pero anak, hindi tayo pwedeng umalis nang walang paalam. Magagalit sa atin ang tatay mo. Eh, di kung gusto mo, isasama ko na si Maring. Oo nga naman, Inay. Para hindi na ako makatulog sa tanghali, di ba? O sige, bantayan mo lang siyang maigi, ha? O tinanak na makapagbihis ka naman ng maganda-ganda ba? Santo ninyo, tinungan niyo po ang tatay ko para makahuli ng maraming bayawak at para po makahipong kami ng maraming pera at para po si Santo ay makapag-aral po ako. O, Maring, tapos ka na ba sa pagdarasal? Opo, Ali Marta. O, sige. Ihahatid pa natin sa palengke itong mga itlog ng bayawak ng tatay mo. Baka tayo gabihin eh. Tayo na. Mayaw, kapasyal ka. Magdedelay sa sana ako sa inyo ng itlog ng bayawak para kay Mayaw. Meron ka ba dyan? Meron, bagong puha. Tayo na sa bahay na milagay sa supot. O kuya, mabuti na pasyal ka. Si Maring, may pasalubong ang candy para sa kanya. Ah, pinasama ko sa simbahan kay Marta para naman makapagsimba. Kailan pa siya umalis? Ah, kanina pa. Darating na siguro yun. Pero hapon na. Lumulubog na ang araw. Mabuti pa kaya isalubungin ko na lang siya. Aba, ikaw bahala at nang hindi ka nag-aalala. Bigay mo ito kay Maring. Ano ba ito? La, candy. Ah, Clara, ikaw na bahala kay Bayaw, ha? Bigay mo ito iklog sa kanya. Mm. Ah, Bayaw, ako hindi na magkatagal, ha? Alis lang ako. Maraming salamat, Tonyo. Kasi ko, Bayaw. Kuya, pagkarami-rami naman itong dala mo. Eh, walang anuman yan. Para kay Maring. At saka sa'yo. Oh, tayo muna sa loob at nang makahanap tayo ng supot para sa itlog, ha? Pampeles, bakit kaya sila ginagabi? Baka naman nasiraan sila ng sasakyan. Alam mo naman ang mga pampasahero ng jeep dito. Puro bulok. Ah, si Nadik. Biminigaw ko kay Marta yan. Kinalong ba siya? Oh, Dick, mukhang bumabalanda si Tonyo sa bata mo, ah. Anong bumabalanda? Hindi ba may asawa na yan? Pare, hindi mo ba alam na mas mabilis ang may asawa? Totoo yung sinasabi ni Wally. Mag-iingat ka, baka mapatos ang bato mo. Alam mo yan si Tonyo, may hilig yan kay Marta nung siya'y binata pa. Ano malay mo, kahit na may asawa yan eh. Dick, kamusta, Dick? Kumusta? Kumustahin mo, lelo mo? Bakit ganyan ka magsalita? Ano kasalanan ko sa'yo? Ikaw, Tonyo, may asawa na. Huwag mo nang pakikialam si Marta. Kung gusto mo, pagbabaganan lang natin siya. Ako ay hindi nakikialam kahit kanino. Pero kung talagang away ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sa'yo lang kayo, ha? Oo! Oh! Tonyo, huwag mo siyang patulan. Kayo, ha? Huwag kayong makikialam, ha? Sport lamang to, Dick, ha? Oo, oh, sport lang. Huh. Oo, huh. Sige, oh, atras ko, ano? Oo, huh. Ilan? Huh. Ah! Ayan! Ah! 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 Ah!
putok si Tonyo. Ang lakas. Parang putok si Dick, ano? Ano, sumpa? Sige, bangun. Sige. Ha? Laban ka ba? Hindi ka sport, ha? Ano sport? Huh? Ay! Pedro ka, ha? Ading, nadisgrasya si Wally. Nakialam eh. Tulog ang loko. Kayong dalawa, baka gusto niyo lumaban. Magtulong na kayo. Sige, hanggat mainit ako. Hindi, Tonyo. Hindi tayo magkatalo. Magkaibigan tayo eh. Sila lang eh. Magpilit lumaban eh. Wala naman palang magagawa. Totoo yun. Uwi na lang kami. Rading, kunin mo si Wally. O sige. O ano? Nasakta ka ba, Tonyo? Kunti lang, ho. Trader, eh. Trader nga lumaban ang taong yun. Ah, Marta. Si Marie. Hindatid ko na sa inyo. Chong, napaano si Tonyo? Nakapag-away siya kay Dick, eh. Eh, nasan si Dick? Malis na. Ah, Ma'am Peles. Uwi na ako. Sige, iyo. Marta. Pasensya ka na, Tonyo, ha? Sus Mariosik namang tao ito, oo. Ano ba naman ang nangyari sa'yo? Bakit ka naman inaway ng mga yun? Ewan ko ba sa mga taong yun? Wala naman akong kibuy. Basta na lamang ako inaway. Oo, huwag ka malikot. Ano, tapos ka na ba? Sandali, sandali. O yan, tapos na. Sige, ayos na. Salamat. Paano? Hindi ko naman ang ayusin ko. Oy! Ay na! Sente! Sente ka muna! Masyado ka naman nagmamadali. Yung anak mo, gising paano ka pa? Nakakayat. Tulog kaya? Hindi! Maring? Maring? Maring! Tayo na. Sandali. Tatapong ko muna yung tubig. Ako na lang. Oh, teka. Magagamit yung mamaya. Oh. Tulog na, tayo na. Halika na. Ikaw naman eh. Ikaw, ah, kahit ka kasi nang kaya ng itim ng bayawa, kaya nagkakaganyan ka eh. Paano naman ang gagawin ko? Eh, wala ka naman pinag-uulam sa akin kung tiitok ng bayawak. Sino? Huwag ka masyado maingay. Dal-dal ka ng dal-dal. Magigising talaga yung anak mo hanggang mamaya. Tulog na yan. Clara, ba't na bago ngayon ang ulam ko? Nag-iitlog na pula. Eh, paano naman? Sumusobra ka naman dyan. Makalakad na nga, tanghali na ako. Tay! Ilan ang huli mo kahapon? 5. Inay ha, talo ka. Akin ay din mo. Ito na mga anak mo, pagkahigpit-higpit. Hindi ako makalasot ah. Bakit? Hindi po saan mo kayo mag-ina? Talo nga ako eh. Oh, Tonyo, baon mo. Eto pa. Eh, Clara, huwag mo patutulogin si Maring ng tanghali, ha? Inay, bakit ayaw ko patulogin ni Itay sa tanghali? Ah,
Ewan ko ba sa kanya? Mamasyal ka muna at paliliguan ko muna si Diego, ha? Sige. Sige, umalis ka na. Ligo, Diego! Ligo, amoy baboy ka na. Sige, Ligo! Diego, maglubog ka mabuti. Bakit tawa? Ikaw ba isang diwata? Ikaw ba may-ari ng gininto ang baboy na yan? Oo. Lahat ng klaseng hayop sa kagubatan ito. Binibining diwata. Dati naman ni marami akong nahuhuli sa ilog nito. Bakit ngayon wala na? Nakakahuli ka noon sapagkat natataunan mo na ako'y natutulog. Kaya mo nagagawa iyon. Para sa Vincenzo nyo, marami ka ng inililang bayawak na nagmimithing maghiganti laban sa'yo. Ha? Maghihiganti sa'kin? May isip ba sila katulad din ng tao? Oo, meron. Hindi nga alam ang kasing talino ng isip ng tao. Kaya, Tonyo, binabawalan kita sa uri ng hanap buhay mo yan. Ngunit wala akong alam na ibang hanap buhay mahal na din. Sana kukukuha na ipakakain ko sa'kin pa ngayon. Hindi tuloy namin kung pagkain lamang ako nagmusay pa rin. Wala pa namatay ng gutom sa inyong baby. Tonyo, alam kong masipag at matsigang tao. May magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. Hindi ako naghahangad ng labis na karangyahan sa buhay. Huwag lamang kami sasala. Sa tatlong beses na pagkain sa buong maghapon, ay maligaya na. Tonyo, humayo ka na at may magandang kapalaran ang maghihintay sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Sana dalawin nga ako ng magandang kapalaran na yan. Mahal at diwata, ako'y magpapalam na sa'yo. Tonyo, ang biling ko, huwag mo kalilimutan. Oo.
Salamat, mahal na diwata. Diyan ka na. Sonyo, ang billing ko. Huwag mong kalilimutan. Tay, ang yaman-yaman na natin ngayon, makakabili na ako ng damit at laruan. Ay, naku, Marie. Kahit na anong gusto mo, mabibili na namin ngayon para sa'yo. Kahit na aeroplano, inay? Oo na. Kahit na barko o San Marino, bibili ka namin ng nanay mo. Aba, talaga pala ang yaman-yaman na natin. Kaya lang, huwag mo ipagsasabi dahil sa masama. Bakit masama? Ninakaw mo ba ang mga perang ito? Hindi ko ninakaw yan, anak. Yan ay kaloob sa atin ng... Nang ano? Nang Diyos. Kasi mabait tayo, hindi ba, Tonyo? Oo nga. Eh, Clara, ipapalit ko ang 10 piraso nito sa kaibigan kong Inchik. Itong iba naman, saan mo naman tatago yan? Aba, isang pa, edi sa baul. Disimulado pa. At saka kung sakaling magkasunog tayo dito sa bahay, madali kong maililigtas ang pera. Kung bahala. Tonyo, mabuti pa kaya dami-damihan mo na ang ipapalit mo. Para ano? Kasi gusto ko sana pagpagawa mo ako ng magandang bahay. Alam mo, dalaga pa ako, pangarap ko na yan eh. Magandang bahay lang? Kotse? Oo nga naman eh, Tay. Para pag nagsisimba kami ni inay, hindi na kami naglalakad. Naku, Maring. Sobra na yata ang karangyaan yan, ha? Mabuti pa, kotseng di susi na lang kung gusto mo mapayag ka. Opo, inay, payag na rin ako. O ano, Tonyo? Pagpapagawa mo ba ako? Mahal ko, kahit palasyo pa, ipagpapagawa kita. Barman, magandang umaga. O magandang umaga naman sa inyo. Ano ba, kamusta ba ang trabaho? Ayos ba? Ayos naman ako. Mabilis naman ang trabaho. Matatapos agad dito. Bayang, matutupad na ang pangarap ni Clara. Pinahanga mo ako, Tonyo. Saan ka ba kumuha ng perang pinagpapagawa mo nito? Malaking bahay ito. Sa tiyaga, tsaka sa masinap na pag-iipon. Paunti-unti, lumalaki. Para bang yung langgam pag nagtatabi ng pagkain, di ba? Bayaw,
Magkano ba ang benta mo ng isang bayawak? 10. Kung minsan, 12 kung malaki-laki. Clara, sobra yata ang ginawa mong pagtitipid. Nakaipo ka ganitong kalaking kastusin. Oo nga, sinato. Tag gumatikid ang nanay ko. Kita mo na. Mario, ang laki ng bahay na pinagagawa Antonio. Oo nga, umasenso. Saan kaya kumuha ng kwarta yan? Ano pa? E di sa panghuli ng bayawak. Kayo nga lang dyan eh. Ang tatamad ninyo. Kaya walang pag-asenso ang buhay nyo. Oo. Oh, huwag mo naman sabihin sa akin sa pagbibenta ng bayawak yung nakapagpatayo siya ng ganyang kalaking bahay. Oo nga. Dick, hindi kaya nakahawak kayo ng gusi yan, Antonio? Gusi? Ang ibig mong sabihin eh. Dito? Oo. Yung binawan, palang-palang Kastila. Baka nahukay niya. Mari nga. Aba, Dick, malaking kayamanan yun. Uy, alam mo naman kayo. Inggit na yan, ah. O may galit pa kayo sa kanya hanggang ngayon. Kung totoo mang may gusi siya, bakit di kayo magsihukay para umaman din kayong katulad ni Tonyong bayawak? Halina nga kayo. O, oh, sige. Ninibil mo yan, ha? Senato, hindi ka pa ba binibigyan ng Diyos sa maraming pulang pera? Ah, ako ito naman si Maringo, kung ano-ano ang pinagsasasabi. Biyahan mo, Clara. Talagang ganyan ang matalinong bata. Masyadong mahusisa. Maring, hindi pa ako binibigyan ng Diyos ng maraming pulang pera. Ikaw binigyan, ha? Ah, eh, hindi pa. Ang sabi ko, kung bibigyan ka ng Diyos ng maraming pulang pera, hihingi sana ako sa iyo ng 2 piraso. Yun lang pala eh. Yan mo. Kapag binigyan ako ng Diyos ng maraming pulang pera, hindi lamang 2 bibigay ko sa iyo, kundi maraming maraming piraso. Ha? Salamat yun ato kahit wala pa. Kung sakali nang nakahukay ng gusto sa iyo, ano gagawin natin? Hindi ka gawin natin. Tutal kaaway naman natin siya. Teka muna. Alamin muna natin kung talaga nakahukay siya ng gusi. Hindi ba dito nanguhuli ng bilawak si Tonyo? Oo! Oh. Oh, eh, hindi na dito na rin. Baka sakaling may bakas pa. Maringan! Kaya na. Marta! Kaya na nga! Paano, Clara? Bayaw. Ha? Alis na kami. Oh, sige, bayaw. Sige, sige, kuya. Sige, ho. Naku, ikaw Maring, ha? Bakit, ho? Sobrang tabil mo. Hindi ko naman po alam na masama. Eh, patawad, ah. Mm-hmm. Eh, hindi nga ba, sabi nga ng tatay mo, huwag mo ang pagsasabi dahil masama nga. Nakalimutan ko po, eh. Patawad uli, ah. Mm, naku, o, sige na nga. Lulubugan na tayo ng araw eh. Wala pa tayo nakikita ng bakas. Baka naman, hindi sa gusi nang galing ang yaman niya. Baka sa bayawak na. Dick, hindi ba haulan ng bayawak ni Tonyo yan? Oo nga, haulan ni Tonyo? Aba, oo nga. Hindi maiwan ang haulan to, nang walang dahilan.
Hindi ko ho alam ang paraan kung paano ko siya papatayin. Lolo, magkape muna kayo. Oh, salamat, Nene. Tonyo, kape. Salamat. Alam mo, Tonyo, ako man, noong kabataan ko, ay nakaroon din ako ng interes na mapatay ang gininto ang baboy na yan. Kaya lang eh, kinapos ako ng lakas ng loob at tabang upang isang katuparan ng bala kong yan. Ang totoo eh, pinaghanda ko siya dito eh. Yan ho bang buhong mabisang pagpatay sa kanya? Ay, oo, Tonyo. Walang ibang sandat ang maaaring makapatay sa kanya. Maliban sa benditatong buhong ito. Kung mapatay ko ba siya at tataduhin, hindi ho ba purong lantay na ginto ang kanyang katawan at buto? Hindi, Tonyo. Mali. Hindi lantay na ginto ang kanyang katawan. Ang maganda sa mabuhay niya, kung mapatay mo siya at maipaligo mo ang kanyang dugo sa buong mong katawan, ay walang bala o anumang masalas na patalim ang tatalab sa iyong balat, sapagkat magiging makunat na makunat. At hindi lamang yan, magkakaroon ka ng pambihirang lakas, katumbas ng 10 kalabaw. Kung binabalak mo na patayin ang ginintang baboy, ay ibinibigay ko na ito sa iyo. Hindi na ho kakawakin. Eh, paano ho, hindi na ako magtatagal. Baka naghihintay na ho sa akin si Clara. Tutuloy na po. Inang? Basta, Tonyo, sandaling kailanganin mo ito, bumalik ka lang, ha? Oho, maraming salamat po. Nay! Saan ang kasamang ginto nito? Hindi ko alam yan. Wala kaming ganyang pera. Sabi ka ng totoo. Asan? Nakuha ko na! Mayaman na tayo! Utang na loob, huwag niyo kulin ang pera namin! Sinungaling ka. Sabi mo na! Aray, mukhang napatay mo ha. Malakas yata ang batsak ng ulo sa sig. Aksidente yan. Hindi ko gusto patayin niya. Aray, eto. Ang dami! Aray, mukhang na-disgrasya mo yata si Mrs. ha? Ay na! Ay na! Ay na! Inay! Inay! Inay na kayo! Inay! Wala na wala na matao! Inay! 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 Matay ka, di ba? Tonyo, asawa mo si Clara. Ngunit, napakasakit din para sa akin. Sapagkat si Clara ay kaisa-isa kong kapatid. Kaya, pinaalalahan ang kita. Huwag kang susubo na hindi ayon sa batas. Hayaan mo, ako na ang lumutas niyan. Tungkulin ko yan. Di lamang bilang isang kapatid ni Clara, kundi bilang hepe ng pulisya ng ating bayan. Tonyo, nakikinig ka ba? Oo, bayaw. Alang-alang kay Maring, makinig ka sana sa akin. Itay, sino mag-aalaga sa akin ngayon? Wala na si nanay. Ako, anak. Ako ang mag-aalaga sa iyo.
hindi kita papabayaan. Marta, nasa ngayon ang barkada ni Dick? Ngayon sila sumubo sa akin. Pag hindi patay sila. Isang bote pa nga. Ito'y tama na yan. Lasing na lasing na kayo. Tayo na umuwi. Hindi pa ako nasisiyan, anak. Gusto ko pang minom. Halo, Marta. Huwag na nang humbigyan ng alak ang tatay ko. Lasing na siya. Marita, ikaw ba'y nakikialam na sa akin, ha? Hindi po, itay. Hindi pala. Isang bote pa nga. Paling mata, ang tatay ko, hindi na humihinga. Baka patay na siya. Hindi, Maring. Huwag kang matakot. Nakatulog lang yan sa matinding kalasingan. Para mo muna sandali. Sino na? Pamangking ko yun, ah. Bakit, Maring? Junato, lasing na lasing ang tatay ko. Marta, marami ba siya nainom? Marami rin. Magkano ba itong nainom niya? Bayad na lahat, Epe. Junato, maaari bang paghihatid niyo kami sa amin? Oo, Maring. Costa! Halika rito, tulungan mo ako! Ah, Epe. Pwede ho ba, paghihatid niyo kay Tonyo, bumalik lang kayo dito? Bakit? Eh, kasi eh, meron lang akong mahalagang bagay na ipagtatapat sa inyo. Mahalaga-mahalaga. Oo. Babalik ako. Iniisip kong malis na tayo. Saan naman tayo pupunta? Manging ibang bayan tayo. Saan naman yun? Sa Kapis. May kamag-anak tayo doon. Hindi na ba tayo magpapaalam sa Junato ko? Hindi na. Itay, paano itong bagong bahay natin? Ipagbibili na natin yan. Para may baon tayo sa ating pag-alis. Tayo na, anak. Para makapag-asya tayo. Opo, itay. Nagsasaya lamang sila. Itay, baba mo na ako. Pagod na kayo. Itay, doon naman tayo magtanong sa magandang ali. Baka sakali kilala niya. O, sige. Magandang gabi ho. Ano yun? Mari ho bang magtanong? Oo. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Ano sana yun, Nene? Eh,
Gusto ko sana malaman kung saan ang bahay ni Colastro Cortez. Colastro Cortez? Hindi ko yata kilala yun eh. Teka. Inay! Nay! Bakit si Zelda? Ano yun? Nay, sila ho nagtatanong kung saan daw ang bahay ni Colastro Cortez. Hindi ko yata kilala yun. Ikaw, Pedro, kilalang ba siya? Colastro Cortez? Kilala ko! Pero wala na siya sa laga natin. At biglang-bigla ang kanyang pagkakalis. Pero kung saan siya lumipat, hindi ko alam. Ganun ho ba? Paano tutuloy na kami? Salamat sa inyo. Tayo na na. Ito, pag na ako, basak na aking paa. Gusto ko na magpahinga. Naku, kawawa naman si Day, pagod na pagod. Saan ba kayo galing? Sa Cebu, bahay ng Barile. Malayo nga pala, no? Aling maganda, maaari bang makatuloy dyan sa inyo? O sige, dito na kayo magpahinga. Nay, dito na sila magpapahinga. Aba, oo, patuloyin na sila. Oh, halika na. Huwag na ho. Sige na, Tay. Halika na, huwag ka na mahiya. Siguro nanay mo rin nagpapaligaw sa'yo, ano marin. Oo, sige, Iho. Buhay pa siya. Bakit? Patay ayun, na ba nanay? Ayun, pinaliligaw ni Criselda. Oo, pinaliligaw siya na magnanakaw eh. Kawawa naman pala ang nanay mo, ano? Yan bang dahilan kung bakit kayo umalis sa inyo? Oo, kasi oh, mahal ng tatay ko si inay eh. O, ayan na pala ang tatay mo, oh. Criselda, magpapalam na kami sa'yo. Itong si Marie, hindi na nahiya. Papaligo pa. Siya ay tayang nagpilit na paliguan ako. Ako nga, Tonyo. Tonyo, gusto ko sanang dumito muna kayo. Habang hindi niyo pa nakikita ang hinahanap niyo. Nakakatuwa kasi ito si Marie, eh. Ito siya, Criselda. Parang nanay ko mag-alaga. Gusto ko siya. Dito na lang tayo. Wag. Ayahiya, malaking abala para sa kanila. Hindi naman. Magaan ang buhay dito. Kung gusto mo, sumama ka lang kay Itay eh. Hanap buhay na yon. Sige na naman, Tonyo. Bumalik ka na sa bahay. Pagbigyan mo naman ako. Petra? Ano yon? Mukha yata ang pinipigilan ni Criselda ang pag-alis si Tonyo. Oo nga, ano? Aba, eh kung magkakagayon eh, mabuti para sa atin. May makakasama ako sa pangista. Tay, ikaw na magdala na bakyan at Criselda. Tayo na. Tonyo? Ha? Ikaw na muna ang bahala sa ating mga gamit. Masama lang ang pakiramdam ng tiyan ko. Oho. Ate Chris, masakit bang ulo mo? Hindi. Ate Chris, kailan uwi na tatay ko? Ilang araw na siyang hindi umuwi. Nalulungkot na ako. Hindi ko alam. Pumasok ka na. Wag. Matulog ka na. Pumasok ka na. Sandali. Maring, halika na sa loob at magtutulog ka na. Sumasakit ata ang ulo na Ate Chris ko eh. Hindi na bali. Hayaan mo na siya. Good night, Ate Chris. Zelda!
Pumunta sa tabing dagat. Eh, si Inday Marin. Natutulog na. Ay, salamat. Akala ko eh, si Griselda. Kawawa naman siya. Wala tayong magagawa. Kapalaran niya yun. O siya, Petra. Matulog ka rin ako na mag-aantay sa kanya. Griselda ito, ah. Akala kong sino kayo eh. Pasensya na kayo, Ma'am Pedro. Si Maringo, nasaan? Nasa bahay, tutulog. May natuklasan kayata tungkol kay Griselda. Meron, Ma'am. Bakit po siya nakaganon? Alam mo, Tonyo, isang araw na imbita si Griselda sa isang pistahan sa kabilang bayan ng kanyang mga kaibigan dalaga na taga rito. Ewan ko ba kung anong klaseng pagkain na nakain nila na siyang lumika na nakademonyo sa kanilang pagkatao. Hindi kaya ata yung tao? Ewan ko ba kung anong klaseng demonyong pagkain yun? Basta silang lima, naging manananggal na lahat. Lima? Eh, nasaan yung iba? Napatay na yung apat ng mga tao. Si Griselda na lamang natira. Wala ba kayong nalalamang gamot para mapagaling siya? Albularyo. Pero hindi ko maaari ipagamot si Griselda sa albularyong tigrito. Sapagkat baka hindi niyo mailima at maikwenseba, kapag nagkaganon, maaari kami paggayunan ng tigrito. Hindi ho ba pumipinsala ng tao si Griselda? O? Anong oras kaya ang balik ni Griselda? Oh, ayan na siya. Bakit parang hindi tayo kilala? Hindi nga, sapagkat hindi gusto ang kanyang pag-iisip hanggang hindi nag-uumaga. Ang aga mo palang magising, Maring? Oo nga po, kanina ko pa kayo hinihintay. Oo nga, napuyat ako kagabi eh. Ang itay mo? Nado po sa tabing dagat, nagahayuma. Ate Chris, ba't puro amon ka sa mukha? Amon? Sandali lang. Kanina pang mahap din si Kumuranyo. Ay, Pilar, pagbilan nyo nga ako. Nagara mo yan, pagbilan nga rin ako. Awagan nyo ako pagbilan, ha?
Ma'am Pedro, bakit maraming pangit na tao dito sa inyo? Ba't sa inyo? Bibiro yata ako. Ah, hindi naman ho. Kayo nga pala yun eh. Alam mo, Tonyo, dati magandang mata ko. Kaya lang nakadoklindoklin ang mata ko dahil sana barang din akong katulad nila. Ah, kaya pala. Ma'am Pedro, hindi ho kaya delikado siya maling Griselda? Si Griselda ay naging malupit tuwing kabilugal na ng buwan. Tayo mamamasal kami sa dagat ni Ate Chris. Baka Diyos naman sumama. Halika na, Tonyo. Kayo na lang. Marami pa akong ginagawa eh. Sige, sumama ka na sa kanila. Ako na ang bahala rito. O, tayo na. Ate, totoong maganda ka at mabait pa. Sana, ikaw ang maging pangalawa kong nanay. Diba, itay? Ha? Diba sinabi mo sa akin na iligo ka sa kanya? Sumbaring naman. Huwag mong pilitin ang tatay mo, masama yan. Nagmamahal sa'yo ang tatay ko. Kaya lamang, nahihiyas siya magtapat. Maring, dinaramdam kong piguin kita. Hindi ako maaaring umibig. Huwag kang malungkot, ma'am. Magiging nanay mo rin siya. Kaya lamang, uuwi muna ako sa akin. Hulog na hulog ko ang kalooban ni Maring sa kanya. Kung kaya't gusto ko siyang gumaling. Ang tanging gamot para sa kanya ay ang bawang na ipapakain mo para isuka ang lahat ng masamang pagkain na sa kanya. Ang problema lang, Tonyo, ay kung paano mo isusubo ang bawang sa kanyang bibig. Hindi ko kaya kaya kung pupulasin ko. Malayo, Tonyo, malayo. Hindi pang karaniwan ang kanyang lakas. Eh, yun lakas na sinasabi ninyong ibibigay sa akin ng ganito ang baboy. Kung mapatay ko, makaya ko kaya? Kayang-kaya kung yun. Alang-alang kay Maring at sa kaligtasan ni Crescenta, makikipagsapalaran ho ako. Kakawakin, akin ang sibat niyo. Teka, teka. Eto, Tonyo. Oh, siya nga pala. Kakailanganin mo ito. Alam kong maraming pangarap ang susungin mo papunta sa gubat. Dalhin mo. Salamat ho. Thank you.
Wala kang utang na loob. Mahal na diwata. Patawarin po ninyo ako. Patawarin po ninyo ako sa nagawa kong pagkakasalang ito. Walang katapat na kapatawaran sa akin o ginawang pagpatay sa aking mahal na alagang si Diego. Hinihingi lamang na mahigpit na pangangailangan ang pangyayaring ito. Hindi ko gusto magkasala. Maging walang utang na loob sa inyo. Mahal na diwata, patawarin po ninyo ako. Ano bang paliwanag mo ay hindi na maaaring ibalik pa ang sinuwi mong mahal na alaga kong si Diego? Tonyo! Manunusakan kita! Huwag po, mahal na diwata. Patawarin po ninyo ako. Ikaw, Tonyo! Sa oras na magalit ka ay magmumukha kang baboy. Yan ang magandang parusa para sa iyo. Para ikaw ay hindi makalimot sa pinagkasalanan mo. Joaquin? Oh, bakit? Mahigit na isang linggo, napapansin gusto nyo na laging walang tibo. Baka may sakit. Gamutin mo naman, oh. Oo nga, Lolo. Dati-rati kinakausap niya ako. Pero ngayon, hindi na. Baka may diferensya nga. Oo. May sakit nga siya. Siya ay naengkanto. Alam niyo, kung kaya ko siya hindi ginagamot kagad, ay ibig kong magtagal-tagal muna ang kanyang pagtira dito. Nananabik ako sa kanya. At ang pagtingin ko kay Tonyo ay para isang tunay na anak. Hindi ba ikaw, Nene? Gusto mo rin magtagal dito sa Tonyo? Opo, Lolo. Pero, Joaquin, gusto ko nang gamutin mo na sa Tonyo. Kawawa naman siya eh. Sige. Akong bahala. Thank you.
Gising! Gising! Bakit ako narito? Nakatulog ba ako? Oo. Mahigit isang linggo. Tulog na gising nang ikaw ay umuwi dito sa akin. Mahigit isang linggo? Teka. Kailan ho ba ang kabilugan ng buwan? Bukas. Kabilugan na. Eh, kakawakin. Oo. Aalis ako ngayon. Hindi na po ako magtatagal. Ha? Babalikan ko si Maring sa Capiz. Eh, teka muna, Tonyo. Eh, hindi pa na ibabalita sa akin na nangyari sa iyo tungkol sa ganito ang baboy. Eh, ano nga ba talaga nangyari? Saka ko na lang ibabalita sa inyo. Pagbabalik ko. Ngayon na. Nagtagumpay ka ba? Oo. Abay, di subukan natin kung talaga mabisa. Tonyo, ginawa mo ba lahat yung mga biling ko sa iyo? Oo. Eh, kung gayon humanda ka. Teka, Tonyo. Isangkalan mo ang ulo mo dito. Bakit to? Anong gagawin sa akin? Aba, eh susubukan ko ang bisa ng galing mo. Titignan ko kung tatalabang talim ng itakong ito sa balat mo. Sige, tuko. Eh bakit ho sa leeg pa? Hindi mo ba maari sa braso na lang? Aba, hindi maari, Tonyo. Kinakailangan ang unang pagsubok ay sa leeg. Hala, tungo. Tungo. Tungo! Huwag ka nilikot. Pilmi lang, pilmi. Kakawakin, baka maputo lang ulo ko. Tonyo! Tagumpay ka! Tagumpay ka, Tonyo! Nasa iyo na ang kunat ng balat at lakas ng sampung kalabaw. Tagumpay nga. Ngunit parang namang nadurog ang aking laman at buto. Sa lakas ng taga ninyo. Teka nga, Tonyo. Bakit ka ba nagmamadali, ha? Kasi ho, kabilugan na ng buwang bukas. At si Maring ay kasama ni Criselda. Yung manananggal. Kung kaya pa kayo nagmamadali. Hindi na kita pipigilan, Tonyo. Alam kong mahalaga oras mo. Kaya lang, ang biling ko siyo, huwag mong kalilimutan. Isang dakot na bawang ang ipakain mo sa kanya, ha? Oo. Aalis na po. Tonyo! Yung bag mo, baka mo makalimutan. Salamat. Maring, umuwi na tayo. Medyo sumasakit ang ulo ko eh. Mamaya na, gusto ko pang maglaro eh. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi pa, maaga pa naman eh. Ate Chris, doon muna tayo sa bangka. Liga na! Petra, saan si Criselda at si Maring? Hindi pa tanakaan yun. Nandyan lang kanina, baka nasa itaas. Aba, wala roon. Teka. Abente yata ngayon. Kabilugan ang buwan. Naku, Pedro, pabaya tayo. Pag nagkataon, mananagot tayo sa ama niyan. Ate Chris, ang ganda ng buwan. Kabilugan. Hindi maganda para sa akin yan. Pagkat pinasasakit niya ng ulo ko. Paano na mapapasakit ang buwan ng ulo mo? Eh, alay-alay mo naman sa kanya. Basta't sumasakit ang ulo ko sa tindi na liwanag niya. Maring, mabuti pa yata'y umuwi ka na. Dali! Ate, galit ka na ba sa akin at sinisigawan mo na ako? Sinabi ko na sa'yo umuwi ka na. Ate Chris, masaya tangan ka!
Tapos huwag mo akong lalokohin. Bako'y love natin. Tanggalin mo na yung maskara mo. Ate, totoo ka bang Dracula at kakainin mo ko? Bawag naman ate. Maawa ka naman sa akin. Oh, Ate Chris! Huwag! Nasaan kaya ang dalawa? Naku! Oras ng sumpo ngayon. Baka napatay ni Criselda si Maringe. Kawawa naman yung bata. Ikaw kasi eh. Huwag mo na ako sisihin. Criselda, wala na sa iyo ang masamang espiritu. Siya nga? Oo. Maring! Maraming salamat, Tonyo. Aba, Pedro, kailangan ipakasal mo sila agad. Nakakahiya tayo sa baryo. Wala saan ka namin, nagpapayakap sa lalaki na hindi pakasal. Ate Chris, kumutig mo na akong makain kanina. Pasensya ka na, Maring. Hindi ko alam ang ginagawa ko kanina eh. Tayo na umuwi. Tayo na. Halika! Aba, Tonyo! Dumating ka na pala! Oho. Gusto ko yung balita sa inyo na si Criselda ay magaling na sa kanyang karamdaman. Mabuti naman. At malaki utang na loob namin sa iyo. Lamang eh, gustong malaman ng kanyang ina kung ano iniisip mo bagay sa inyong dalawa ni Criselda. Oo. Abulin na si Juan! Ano yun? Maaring aswang ni nahapon. Tutulong ako, ha? Sige, mag-ingat ka lang. Diyan muna kayo, ho? Pedro, baka hindi na bumalik ang Tonyong yun sa tapat mapakasal. Aling Petra, hindi ganyan kaduwag ang tatay ko. Kaya lang siya umalis dahil gusto niya makatulog. At saka, hindi niya ako maaaring iwan. Yung mama, nagbukang baboy. Oo nga, bukang asuwag din. Sundan natin na tatay ko. Huwag na, dito na lang natin siya hintayin. Kulustro ito, ah. Mga kasama, huwag kayong matakot sa akin. Ako'y hindi aswang na katulad ng niisip ninyo. Ako'y isang mabuting tao. Kaya lamang nagbabago ang aking anyo ay sa dahilan. Ako'y naisumpa na isang diwata na napagkasalanan ko.
Yan po ang buong katotohanan. Kaya mga kasama, magsiuwi na kayo. At ibalita ninyo sa pulisya ang tungkol sa aswang na napatay ko. Griselda at Antonio, yayamang natanggap na ninyo ang banal na sakramento ng matrimonyo, sana'y kayo ay maging tapat sa isa't isa tamang buhay. Griselda, ibigin mo si Antonio at si Clapping pangalagaan ng iyong mag-anak. Antonio, mahalin mo si Griselda at itanim sa iyong puso ang banal na pagkatakot sa Diyos. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Maligayang bati, Antonio. Maligayang bati, Griselda. Congratulations, Ana Cris. Thank you. Kamag-anak ni Tonya. Ah, maaari mo bang pakisabi mo lang nandito? Ang pangalan ko'y si Termina. Ah, oo. Sandali lang. Congratulations again. Thank you. Maligayang bati muli. Salamat ho. Ah, Father, mukhang nagugutom na kayo. Hindi pa naman. Tonyo? Bakit? Nakikita mo ba yung babaeng malapit sa kawa? Siya ang kampo ni Satanas na lumasong sa akin. Matakas! Ayun na magpupula ang tumatakbo! Pabulis niya! Wag! Bayangin niyo siya! Ako na lang ang hahabol! Tonina, aking kapatid, ito na ang oras ng iyong paghihikanti. Tahimik na tahimik dito, ano? Oo nga. Pero Tonyo, ba't mo naman ang sipang dito pa matulog? Hindi ba halimun natin ngayon? Kung doon tayo matutulog, maaaring istorbohin tayo ni Marie. At saka isa pa, nakakaya sa mga tatay at nanay mo. Maaaring mabulao sila. Dito, solo-solo natin ang daigdig.
tayo na sa loob. Tayo na. Tonyo, mga paniki. Tingnan mo, mga barang. Anong barang? Yan ang mga hayop na ginagamit ng mga mambabarang na kapag nakagat ka, nabubulok ang mga laman mo. Ganun ba yan? Sandali lang, dudurugin ko ang mga yan. Mag-ingat ka, baka makagat ka. Malalim ng gabi, wala pang mga kapatid mo. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Ngayon lamang nangyari ito. Dati-dati, umuwi sila ng maaga kung sila'y aking inuutusan. Mahal na rin ah. Tila narinig ko na po ang tinig ni Paniki. Puntahan mo, Golem. Opo. Sabi, Paniki, ba't mukha akong malungkot? Anong balita? Ano? Napatay sila lahat? Ikaw lang natira? Mahal na rin ah. Sandali po lang. Golem? Anong balita ni Paniki? Napatay daw po ang lahat ng ating mga alagad. Maliban sa kanya. Kaya po, nahiya siyang humarap sa inyo. Ah, ganon ha? Paniki? Hindi ka pa rin pakamatay? Duwag! Ngayon ko susubukan kung anong klaseng demonyo ang Tonyong bayawak na yan. Golem? Oh! Ano po yung mahal na rin ah? Kunin mo ang manika kung may betul. Opo. Ano po ba kukunin ko? Lalaki o babae? Lalaki. Ah, pati na yung karayong. Daliin mo. Opo. Ito po. Ikaw si Tonyo. Lagot na ngayon. Ba, bakit iya? Merong katawan. Bali. Pira naman. Golem! Yung isa pang karayong. Ito po. Griselda? Griselda! Dali ka niya, baka gabihin tayo. Oo, nandiyan na!
Itong duling na ito. Tiyak na malambot ang katawan nito. Palalakingin ko ang tiyan mo. Huwag kayong pagagabi, ha? Oho! Selda, tulog yata si Tay. Hindi, gising. Tay, mamamasyal muna kami sa syudad, ha? Oo. Oh. Mahal na manika ay si Pedrong Duling. Ba! Ba! Ano ang nangyari sa akin? Bakit lumalak ito? Aba! Lumalak ang tiyan ni Lolo! Bakit kaya? Baka na maganda si Lolo sa lagod bahay! Nay! Nay! Dali kayo! Bakit? Si Tay, lumalaki ang tiyan! Nababaran yan. Tonyo, hindi ba may kaibigan kalbularyo doon sa inyo? Oo. Maaari bandalin mo siya dito? Oo, hayaan yung susundin ko siya ngayon din. Kaya na diabolika, bakit hindi natin patayin si Tonyo Bayawak? Kung siyan, dapat natin pagigantihan. Kayang-kaya natin patayin yan. Sa amin niya, kulang lang yan eh. Tumigil ka nga yan. Kahigante, kailan mo na palagi ang palalo at mayabang. Puro dardan, hindi naman kaya ang sinasabi. Baka masipag kita tumilapong ka sa impyerno. Magsilayas kayo! Sinasabi po eh. Pasensya ka na. Mainit lang ang ulo nun. Tama mamaya niyan. Susuyuin ka niyan. Susuyuin, mainit. Huwag ka nang mengay. Baka marinig ka pa. Yan. Hindi kita pawawala hanggang di ko sinasabi kung sino ka. Bakit mo kinukulang ang taong ito? Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Ba? Anong nangyari sa rin natin? Parang may umatake. Ayaw ko masalta, ha? Talagang matigas ka, ha? Nahuli na niya magkukulang. Talagang magaling siya, no? Dala, tulungan natin. Sige, ikaw na lang! Kung mami ako, kung anong gawin sa akin yan. Libo! Bahal na rin na! Ano po nangyayari dito? Nahuli ako po. Ayaw ka magsalta, ha? Aray! Pamamatay na ako sa sakit. Aray, tama na! Itay, bakit nagboses babae si Lolo Pedro? Ay! Aalis na ako sa kanila. Ito po, mga Marina. Ay, hindi ko na. Oh, ayan. Wala na. Bitiwan mo na ako. Teka. Sino ka? Sabihin mo kung sino ka. Anong pangalan mo? Ano? Aray. Hindi ako maaaring kilala sa'yo. Talagang hindi. Talagang hinahamon mo ko. Talagang gusto mong patayin kita, ano, ha? Sige, pakulo kayo ng tubig at babalian ko rin si Pedro. Lolo Joaquin, saan niyo gagawin kayo ng pinakulong tubig? Abay, babalian ko mukha niya at buong katawan niya. Aba, di mamamatay siya? Ah, hindi siya mamamatay. Ang mamamatay ay yung kumukulam sa kanya. Ah, ganun ba yun? Oo, kaya huwag kang maingay. Manood ka na lang. Opo. Paniki. Tulungan mo si Reyna Diabolica. At takihin mo ang albularyo sa bahay ni Criselda. Madali ka! Ay, Ray! Ang tiyo sa mga pagkakit. Ay, tigilan mo na ako. Awa ka sa akin. Ray!
Sino ka man talaga? Kapag hindi ka sumagot, talagang papatayin kita. Wala akong pangalan. Wala. Talagang wala. Matigas ka, ha? Aray, aray! 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 Talagang matigas ka? Sige. Patayin mo na ako. Hindi ko sasabihin sa'yo ang pangalan ko. Alipeta! Yung tubig, kumukulo na ba? Andiyan na! Mas dapat ka, sino ka? Sabihin mo sa akin, mahirapan ka. Sabihin mo. Sabihin mo. Sino ka? Kaka, ayan na. Ito na ang tubig. Lapag mo dyan. Lapag mo. Talaga bang hinahamon mo ko, ha? Talaga bang gusto mong patayin kita, ha? Hindi ako maaaring magsabi ng pangalan ko. Masama sa amin yun. Boses ni Jabolica yun, ha? Sino ang Jabolica? Si Jabolica ay kapatid ni Saturnina na napatay mo. Alam mo, Tonyo, si Jabolica ang pinakamalupit na mangkukulam at puno ng mga maligno dito sa buong Kabisayaan. Ganun pala, ha? Marami siyang nalalaman tungkol sa kapangyarihang itim. O, Maring, tabi-tabi ka dyan para matahimik na mataw dito! Ah! Mahal na rin, ha? Baka natulungan tayo ng panigi. Siguro nga. Gaganti ako ng mapding paghihiganti. Madali na. Nakawala ang demonyo. Tiyak lang magiganti ng mas malupit. Nagulol siya sa galit para makapagiganti. Kailangan sukoy siya. Aling Petra, meron ba kayong gulok na matalas? Meron ho. Kunin niyo. Aha. Tonyo, ang gulok na yun ang gagamitin mo. Bibindisin ako para ipampatay mo kay Jabolica. Saan ko siya maring makita? Natitiyak kong sa may gilid ng bundok sa loob ng kuweba siya nakatira. Doon mo siya puntahan. Panike. Ano? Si Tonyo? Papalapit dito sa ating yungid? Ang lakas ng loob, ano? Hayaan mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Kaya ba niyo siyang patayin? Opo! Kung ganon, huwag niyo siyang payagang makalapit dito. Salubungin niyo na. Opo, opo. Mag-ingat kayo. Patinik yan.
Joaquin, hindi ko kaya mapahamak si Antonio? Hindi naman. Alam niyo, Hor, napakatalino at napakalupit ng kanyang mga kaaway. Baka mapahamak siya. Hindi. Malaki ang tiwala ko sa kanyang kakayahan. Maring? Ha? Ano ba yung hinahanap mo dyan, ha? Hinahanap ko po yung rosary minanak ko sa aking nanay. Bakit? Magdadasal ka ba? Oo, papagdadasal ko po ang tatay ko para hindi siya mapahamak. Ay, salamat, nakuha ko rin. Niyo. Tapos ka na sa akin ngayon. Tonyo, handa ka na bang matunaw ngayon? Ito nga palang binidado nito ko. Thank you.
Hoy, paano ako iuwi na? Ha, Tonyo? Wala ka ba ipagbibilin sa akin para naman sa atin, ha? Kamusta na lamang hunin niyo ako kay Mayor Renato? At kung marin lang po sana, pakilagay niyo lamang ng bulaklak ang punto ni Clara. Kaya magkagawin ko. Tonyo, ba't hindi na lang tayo sumamang umuwi sa kanya? Gusto ko namang makita kahit puntod man lamang ni Clara. Siya nga naman ni Tay, ako man gusto nung dumalo kay Inay. Kung gusto ninyo sumama, di sabi-sabi na tayo ni Kaka Joaquin. Oh, ayan. Inay, Tay, payag ba kayo? Oo. Ayan, ayan. Eh, Nana Chris, tayo na maganda ng damit. Sisingiling ko sila. Tayo na, Griselda. Uwi na ba tayo sa atin, Itay? Oo, anak. Tayo na. Itay? Bakit? Maari po bang ilagay kong retrato ni Inay sa altar? Kung bahala. Oh. Nana Chris? Ano yon? Maari ba pakilagay dyan sa tabi na puwan ng retrato ng nanay ko? Aba, oo. Sandali lang. Pwede na ba yan? Aba, opo. Sa isang bago sa karkar, sila na huni ni Chief Renato sa tulong ng mga polis karkar. Kailan sila natakip? Mga 4 araw pa lang. At may nabawing araw sila ng mga perang ginto. Maring? Bakit Nana Chris? Kilala mo ba yung kausap ng tatay mo? Ah, oo. Si Aling Virgi, kapatid ni Aling Marta. Hindi pa ba naibabalita sa iyo ni Chief Renato yan? Hindi pa. Kasi kagagaling ko lamang sa kapis kagabi. Paano, Virgie? Alis mo na ako, ha? Maraming salamat sa'yo. Zelda, alis mo na ako. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa bayan. May mahalaga lamang akong sasadyay. Maring, alis mo na ako, anak, ha? Tay, bakit biglang-bigla ang iyong paalam? Magpapakabit ka sana, anak, ha? Tay, mag-ingat ka, ha? Kahit anong mangyari, ano magagawa natin? Di ba? Stonyo? Wow!
siya na. Oh, andiyan na. Si Tonyo, nagmukhang baboy. Tony ba yung bahay sa samuntang taong baboy? Oo. Ang daming balang tumama sa kanya, pero hindi tinablan. Mayroon pang hanapin dito yan. Masyado masukan. Tanya. Tayo bumalik.
akin na naman para puksin ang aking mga alaga. Oh, wala akong masamantangka sa inyo. Mahal na diwata. Ako'y may karamdaman ngayon. Tulungan mo. Ako'y hirap na hirap na. Kung may kapangyarihan kang para pumatay ng tao, gawin mo na sa akin. Para matapos ang paghihirap kong ito. Ayoko na makita pang muli ang pagmumukha mo nito. Umalis ka na! Sige na! Umalis ka rito! Bago kita gawing tuli na baboy. Huwag ka nang babalik, Tonyo! Dahil sige nung pagpatay ni Tonyo sa iyong mga kapatid, ibibigay ko ang katarungang hinihingi mo. Mga alaga, tutulungan ko kayo. Sumunod kayo sa akin. Anak, tawagan mo ko na. Nalangin mo ko sa Diyos na mabiyala ko ng buhay. Marilyn, bakit? Anong nangyari sa'yo? Nanak, please, baka kung nararamdaman sa ang sarili na nasasaktan si Itay at nangihirap. Totoo ba ang sinasabi mo, Marilyn? Oo, para ba siyang nakikiusap sa akin na tulungan ko siyang manalangin sa Diyos na bawian siya ng buhay dahil sa hindi na kanyang sakit. Nana Chris, magdasal ho tayo. O, sige, Erika. Hindi ka kaya matis pa. Anak, get ko at nangyaring katawan. Mahal na poon, tulungan niyo po si Itay sa kanyang pakiusap. Nagpapahiwatig po siya sa akin na siya ay hirap na hirap na hanggang nyo na nang mamatay. Hinahayam, masakit sa loob ko na maiwan ni Itay, ngunit wala akong magagawa. Naghihirap na siya. Marilyn, ano pa nangyayari sa'yo at kung ano-ano ang pinagsasabi mo? Nakis, damdam ko ang kanyang mga tinig. Nakikiusap, nagmamagkaawa.
Kaya na nag-quiz, tulong-tulong tayo dumalang si Diyos. Oo, anak. Diyos ko. Kung ano man ang hinihiling ni Tonyo sa inyo, sana'y pagbigyan niyo na siya nang matapos na ang kanyang paghihirap. Sa sandaling mamatay ka, Tonyo, pauubos ko ang mga laman mo sa aking mga bayawak. Nagsisisi na po ako sa lahat ng aking mga nagpapasala. Tawarin po ninyo ako. Diyos ang ating panalangin. Oo nga, ano? Ito ay isang himala. Tonyo, sasalangit ang iyong kaluluwa. Itay, alam kong iniintay ka ni Inay sa langit at saka na lang mo susunod sa inyo.